Isang magandang araw sa mga taga-subaybay ng Mindanao Insider Podcast. Ngayon po ay February 7, 2023, isang di kainitan ng Martes dito sa Davao City at tayo ay nasa ating edition number 28. Pag-usapan natin dito ang pagkaladkad ng veteranong kolumnista na si MON Tulfo kay First Lady Liza Araneta Marcos sa issue ng agricultural smuggling. Doon po sa hindi masyadong pamilyar kay MON Tulfo, siya po ay isang veteranong kolumnista. Naging aktibo siya since 1980s at siya ay sumikat dahil sa marami niyang expose sa pagsusulat niya sa iba't ibang pahayagan dito sa ating bansa. Hindi po matatawaran ang achievements ng isang Ramon Tulfo. Si Mr. MON Tulfo po, siya po ang panganay sa magkakapatid na Tulfo brothers or Tulfo siblings na kinabibilangan ni Senator Raffy Tulfo, ni dating Secretary Erwin Tulfo, ng broadcaster na si Ben Tulfo, at ang dating Secretary ng Tourism, si Wanda Tulfo Teo. Sila po ay mga taga Davao, sila po ay galing sa pamilya ng nasirang Army Colonel na si Colonel Tulfo na nakabase sa Davao Oriental. Ano naman yung agricultural smuggling? Yan po yung paulit-ulit nating sinisisi. Bakit mahal ang presyo ng sibuyas? Bakit nagmamahal ang presyo ng bawang, ng bigas, at marami pang commodities na agrikultura? Lagi po nating sinasabi, hindi lang ito simpleng issue ng smuggling. Dahil may kasama itong hoarding, may kasama itong manipulation sa simpleng salita. Ito ay pahirap sa mga mamamayan Pilipino. Si Liza Marcos Araneta, si Liza Araneta Marcos naman po ay hindi ko na kailangang i-introduce sa inyo. Siya po ang may bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ay isang abogada at siya nga po ay idinawit ni MON Tulfo sa issue ng agricultural smuggling. So paano po ba idinawit ni MON Tulfo si First Lady Liza Araneta Marcos sa issue ng smuggling? Noon pong January 29, ngayon pong 2023, ay merong ipinalabas si MON Tulfo sa kanyang column kung saan sinabi niya na siya ay may problema kay First Lady. Di umano, sila ay nagkaroon ng alitan. Niliwanag ni MON Tulfo sa kanyang isinulat na siya ay kaibigan dati ni First Lady Liza Araneta Marcos maski bago pa naging pangulo si BBM. Ang sabi niya, binigyan pa nga daw siya ng espasyo sa law office ni First Lady Liza, dating attorney Liza Araneta Marcos, para gawin niya yung trabaho niya bilang special envoy to China ni Pangulong Duterte o ni dating Pangulong Duterte. Masyado na silang close noon. Kaya noong si BBM ay nanalo bilang Pangulo at nagkaroon ng inaugural, imbitado pa daw si MON Tulfo bilang bisita ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi niya, meron daw siyang natanggap na impormasyon na etong agricultural smuggling ay sangkot ang kapatid ni First Lady, di umano. At yan daw ay ipinarating niya kay First Lady sa pamamagitan ng isang text message. Sinabi niya, "Ma'am, please don't get mad at me. I am just trying to help the BBM administration. Please check rumors that your brother, Martin, is involved in smuggling in the piers. Check before other reporters get hold of the rumors and have a field day. I have checked and it seems the rumors have basis. Why don't you have Ariel Nepomuceno take her if you want a clean Bureau of Customs?" Yun po ang kabuuan ng text message. Di umano ni MON Tulfo kay First Lady. At yan ang naging ugat ng kanilang alitan. Ipas po na isang linggo magmula na nagsiwalat si MON Tulfo tungkol nga dito sa issue ng smuggling na nasangkot na bigla si First Lady Liza at ang kanyang kapatid, tahimik po ang kampo
ni First Lady. Wala din pong opisyal na pahayag ang palasyo sa mga isinambulat ni Mon Tulfo. Ang mga senador tahimik din. Hindi siguro angkop na imbestigahan ng Senado ang First Lady dahil wala naman siyang direktang partisipasyon ayon sa pagsambulat ni Mon Tulfo. Pero ang kanyang kapatid, ang kapatid ni First Lady, mukhang may basihan para ipatawag na Senado, maimbestigahan, matanong, at para malinis na din niya ang kanyang pangalan para naman din po fair. Medyo hindi lang po tayo komportable sa isang parte ng text message ni Mr. Mon Tulfo kay First Lady dahil nag-endorse siya ng dapat umupo sa Bureau of Customs. Parang nagkaroon ng vested interest. Mas malinis sana yung text message kung hindi na lang siya nag-endorse ng pangalan bilang Customs Commissioner. Sinabi na lang niya ang kanyang impormasyon tungkol sa agricultural smuggling at gawa na solusyon ng gobyerno kung paano ito matitigil para naman yung sibuyas, yung bawang at kung ano-ano pa, bigas, importante yan. Pati na nga isda, kasali na din sa pagtaas ng presyo. Ang sumunod na naging balita, natanggal daw si Mon Tulfo bilang kolumnista sa Philippine Star. At ang sinasabi, may lumabas na detalye galing po sa mga media man, iba sa kanila ay medyo sikat pa. Ang di umano, ang balita ay etong mga kapatid ni Mr. Mon Tulfo, nagpunta daw sa pamunuan ng Philippine Star para hingin na matanggal si Mon Tulfo bilang kolumnista nitong sikat na newspaper na Philippine Star. At natanggal nga si Mon Tulfo. Pagkatapos daw nun, etong si dating Secretary Erwin Tulfo kasama ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo ay nagpunta daw sa palasyo at humingi ng paumanhin sa Pangulo at sa kanyang First Lady tungkol sa sinambulat ni Mon Tulfo. Ang word na ginamit ay nag-apologize at i-report nila sa Pangulo at sa kanyang First Lady na hiningi nila na matanggal na bilang kolumnista si Mon Tulfo sa Philippine Star. Masyado yata masalimuot ito. Siguro po ang tanong ay ito. Bakit naman gagawin ni Erwin Tulfo at ni Ben Tulfo sa kanilang kuya Mon Tulfo na ipatanggal sa Philippine Star, mag-apologize sa palasyo para dun sa isang bagay na mukhang wala naman talagang mali unless nagsisinungaling si Mon Tulfo. Pero sa ngayon, ibigyan natin kasi ng presumption na yun ay may pinagbabasihan na katotohanan. Diba kapatid mo, dapat kampihan mo pa nga yan? So ang lumalabas pang mga intriga, siguro daw naghahabol itong si Erwin Tulfo na ma-appoint ulit sa administrasyon ni BBM, kaya kailangan niyang gawin yun. Ilaglag niya ang sarili niyang kapatid at mag-apologize sa Pangulo at sa kanyang First Lady. Ano ang sagot dun sa tanong na yun? Bakit nila ginawa yun? Ang sagot, fake news po yun. Yun po ang sabi ni Mon Tulfo sa kanyang pong official na pahayag. Ang sabi ni Mr. Ramon Tulfo ay ito. Rumors have been going around that my siblings, Ben, Raffy, and Erwin, had me fired as columnist from the Philippine Star. It's fake news. Yes, I was fired, but my brothers didn't have anything to do with it. Ask the Philippine Star who was responsible. Mukhang malaman yung huling yun. Wow! Maliban kay First Lady sa kanyang kapatid, mukhang nagka-problema din bigla ang Philippine Star. Dapat may magandang paliwanag ang Philippine Star bakit nila tinanggal si Mon Tulfo dahil lang sa isang expose. Pag hindi yan may paliwanag ng Philippine Star sa ilalim ni Attorney Ray Espinosa, ang trusted man ni Manny B. Pangilinan, si MBP, baka maka-apekto to sa kanilang newspaper itong pagkakatanggal ni Mon Tulfo dahil sa isang expose. Tayo po sa Mindanao Insider ay dumaan na din sa ganitong sitwasyon.
Merong expose ang isa nating kolumnista. May nasagasaan siyang isang mataas na opisyal dito sa Davao. At ako ay nilapitan bilang editor-in-chief at publisher ng Mindanao Insider. Ang sabi sa akin, para daw hindi ako madamay sa demandang libelo, etanggalin ko yung kolumnista. Hindi po ako pumayag. Ang sabi ko, mauubos ang tao ko pag ganyan ang sistema natin. Dahil sila ay ginagawa lang ang kanilang trabaho, maaaring nagkamali sila, pero meron naman pong remedyo doon. Yun nga, pagdidemanda ng libel o pagpapaliwanag na yun ay hindi totoo. So, ang nangyari, dahil hindi po ako bumigay, hindi ko tinanggal yung kolumnista ko, talagang nadamay ako doon sa demanda at hindi naging madali yung ating dinaanan. Sari-sari pong pangigipit ang ating dinaanan doon sa kasong yon at mabuti na lang at nalusutan natin yung kasong yon. Pero ang mas importante nga po, dito tayo sa ating paksa itong kay MON Tulfo at Philippine Star. Yung pagkakatanggal kay MON Tulfo, hindi naman niya talaga kawalan yan. Eh. Dahil lalo na po ngayon, meron na po tayong access sa media, tayong lahat. Maski ordinary yung tao. Ang gagawin lang naman dyan ni MON Tulfo, lumipat lang ng platform. Parang nangyari din po yan sa ABS-CBN. Nawalan sila ng prangkisa, pero hindi sila nawala. So, matter of time siguro, ma-re-recover man nila kung ano man yung nawalang grounds noong sila ay may prangkisa pa. So, ganyan din ang mangyayari kay MON Tulfo. Siguro, mawawalan siya ng isang medium, pero hindi ibig sabihin siya ay nawala na. Hindi ibig sabihin na yung kanyang krusada para sa mabuting pamahalaan ay patay na din o wala na din. Sa lahat ng mga kaganapang ito, dapat pagtuunan ng pansin nating lahat ang mga aligasyon ni Mr. MON Tulfo na mayroon daw agricultural smuggling at ito ang tinuturong dahilan sa pagmahal ng presyo na bilihin. Ito ay napakahalaga para sa buhay ng bansa at sa buhay ng lahat ng mga Pilipino. Una, dapat magpaliwanag ang mga ahensyang may jurisdiction sa kaso ng agri-smuggling, ang DA, Department of Agriculture, ang BOC, Bureau of Customs, ang DTI, Department of Trade and Industry. Gawin niyo po ang trabaho niyo. Hindi pwede na araw-araw sa pagising ng bawat Pilipino, nagmahal na naman ang presyo ng mga bilihin at presyo ng mga pagkain. Pangalawa, dapat magbigay ng panig si First Lady sa aligasyon ni Mr. MON Tulfo. Hindi po pwedeng dead malang. Ito po ay isang napakasensitibong issue. Pangatlo, dapat linawin ng kapatid ni First Lady ano ang kanyang ugnayan sa agrikultura at sana malinis niya pangalan niya. Pangapat, ang Senado at ang Kongreso ay dapat gawin ang kanilang trabaho. Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Paigtingin nila ang check and balance sa ating pamahalaan. At ang huli, panglima, dapat bitiwa na ni PBM ang pumumuno sa Department of Agriculture. Magtalaga na siya ng full-time DA secretary na may sapat na panahon at pwedeng papanagutin o palitan agad-agad kung maging mali ang takbo ng agrikultura ng bansa. 7 buwan na po si BBM bilang DA secretary at ang nangyari, nagtaasan ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng mga pagkain. Tama na. Palitan na. Sige na po. Maawa po kayo sa ating bansa.